isang mapagpalang araw ulit ng Miyerkules. Kumusta kayo guys, mga ka-prepper, mga ka-agri, mga kasaka? Ayun guys, so nagtatanggal po tayo ng damo. Kasama natin si Uncle Ray, si Pidnap, nag-spray. Si Tatang, nandun siya sa may mais. Andito po tayo ngayon dito sa may tapat ng akasya. Ito po yung itinanim natin na upo. So more or less 1 month na po. At mga 6 na linya. So nagtatanggal kami ng damo, kasabay na rin naglalagay ako ng abono. Ang nilalagay ko po is triple 14 at saka urea mix ratio 1:1. Yan, pakita ko lang po kung paano tayo naglagay ng abono. So ito po yung variety nito is Mayumi F1 na East West Seed. Ito po yung tinanim din natin noon nakaraan, nung nakita nyo po yung mga recent video ko noon na pinag-harvestan natin. Ito po yung upo, same variety po. So yan po, naglalagay tayo na bono. Pakita ko lang guys, ito siya. So mga 3 inches ang distansya sa puno, kabilaan, dalawa. Dalawa po yung pinaglagyan natin. Ayan, ito siya. Nilagay na natin. Sama natin si Uncle Ray, nagtatanggal po kami ng damo. Sama natin dun si Tatang. O si Pidnap, mag-spray ng sweet pearl yung nahuli na tinanim namin. Nag-spray po ng lanate sa talbos ng mais. So yun guys, at ito po, ito napapansin nyo ito, itong kulay yellow, ito yung mga butas-butas na yan. Ito po, nag-spray na ako once ng lanate para maiwasan o makontrol yung pag-atake ng kulalanting. Kulalanting po ang tawag dun sa yellow na lumilipad. Hanap tayo dito, baka may makita tayo. Kulalanting. So yun guys, oh, yan yung kulalanting. Oh. Lumipad, nakita nyo guys. Yun. Yan. Yan po yung kulalanting. Yan po yung kumakain sa dahon ng upo. Ayan, mga butas-butas na yan. So kailangan nating isprayan ng lanate. Hey guys, so yun lang po. Ito 1 month na po, more or less 1 month itong upo natin. Isinabay natin nung nagtanim tayo ng mais dyan sa huli. Huling, yung nahuling mais na mas maliliit. Hindi ako magkakamali. I think ang petsa na pagtatanim namin dyan is November 4. So, ibig sabihin po, 1 month. 1 month na po tong upo natin. Ayan guys, so yun lang po. Ang isa sa mga natutunan natin dito is kailangan mo lang bantayan yung pag-atake ng kulalanting. So kailangan mong ini-sprayan ito ng lanate. Yun lang po, wala na pong iba. Lanate lang po kasi para malamig lang yung effect. So pagka may umatake, minsan usually yung ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng abo, ash. Yung abo, ihalo nila yung lanate sa kanila, ibubudbud sa dahon para matagal yung effect. Pero sa amin, ang ginawa na ko na lang is nagtimpla ako sa 16 liters. O yun lang po. Konti lang naman magagamit mo dito na lanate. O mga kalahati. Kalahating 16 sa 16. Kalahati ng 16 liters. Kasi konti lang naman itong itinanim natin. Tapos ang pagtatanim po namin is dalawa, isa, dalawa. Pero dito, dalawa, dalawa. Kasi ang diskarte dito, bakit dalawa, dalawa? Merong yung tinanim mo, hindi tumutubo minsan. So, yung tumubo na dalawa, kukunin mo yung isa, transplant.
para sigurado na, na may pang transplant na kasabay din ng itinanim mo. So dalawa isa, pwedeng ganun po. Or dalawa isa, yung bilang ng buto na pagtatanim. Ayun guys, so ano pa ba? Ito naman, itong damo naman. So meron tayong na-research na herbicide, yung headshot ang tawag doon, na i-apply natin dito sa mga damo na tumubo sa pagitan ng eras ng upo. So try natin later on para tingnan natin yung effect, kasi resistant naman daw, kumbaga hindi maapektuhan yung upo pagka in-spray natin ng headshot Bayer, I think Bayer ang gumawa nun. So yun guys, so hanggang dito muna at magtrabaho muna kami. Wala akong matatapos guys kung itong video natin, konti lang kasi kami. So yun guys, hanggang sa muli, see you sa ating next video. Maraming salamat sa pagsuporta at pag subaybay. God bless po, mabuhay tayo lahat mga ka-prepper. Salamat po.